Matapos na, syempre, natapos ang bagong taon. Magulo pa rin ba ang bahay ninyo? Naku, don't worry mga kapuso, dahil tutulungan namin kayo sa aming paghatid ng mga simpleng organizing tips kasama si Miss Joy Patanindagat, isang crafter. Good morning, Joy. Good morning. Yan, tulungan mo kami, Joy. Yes. We're trying, pero mahirap talaga mag-organize na pagmaraing gamit. Mm-hmm. Yan, ano mga pwede mong isuggest sa amin? Yes. So, una natin gagawin, para sa sala natin, gamitin natin yung magazine holders. Okay. Or file folders. So, pwede natin siya gamitin na pag-ayos ng ating mga tsinela. Asya! Diba? Para hindi kalat-kalat. Kasi minsan, papasok ka pa lang ng bahay, natatapit ka na dun sa mga naakalat ng mga tsinelas. Ano kapag marami kayo nakatira dun? Marami ding tsinelas, yes, at sapatos dun. Oo, okay, ayan. So papatong-patong mo siya dyan. Pwedeng nakatayo, pwedeng nakahiga. Okay, nice. Alright, next. Next is sa kitchen naman. No, kuya, so sa kusina, gamit. Pwede rin natin gamitin yung magazine folder. So okay, paano siya gagawin? So may adhesives lang tayo, mga tape. Yes. So ikakabit natin siya, tapos pwede natin siyang gamitin na lalagyanan. Okay, so if you're just using yung mga double stick, dapat medyo magagaan lang yung ilalagay mo. Yes. Mga plastic bags, mga ganyan, ano? Tissue, okay. Yan. So, nice. Tulad nito, pwede nilagay. Pwede rin yan. So, space saving din siya. Yes. Yan. Tapos, ang isa pa nating pwedeng gawin is yung lumang tissue box, gawin natin siyang plastic bag dispenser. I love so, it. Mas madaling at mas malinis tingnan. Correct. Ayan. Actually, we're trying now to use less and less plastic. Okay. Pero hindi mo pa rin maiwasan na kailangan mo gumamit paminsan para dun sa mga food waste. Mm-hmm. Para hindi siya tumutulo, di ba? So, ito yung inyong dispenser, no? Nice! Okay. Yan. Tapos, kung kunwari sa Christmas, may mga nagbigay ng mga jars or mga bote. Nauso yan. Pangkape. Pwede natin siyang i-recycle para sa ating mga utensils. I love it. At ang ganda tingnan, ang social. Oh. Diba, nilagyan lang ng tangka yung glass, social na agad. Oh, ayan, look at that. Very organized. Beautiful. Pwede nating lagyan ng labels. Label, yan. Yan. Mas maayos. Okay. Isa sa mga paborito ko rin ay ang barbecue sticks na gagawin natin siyang holder ng mga kuchilyo. Ooh! So, mas madali. Alam mo ba na may social na version nito, hindi ko mabili kasi mahal. Ganyan yung pang salaksak niya, yung parang ganito rin, pero itim. Dahil sa'yo, magkaganito na ako. Nice one, Joy! Thank you. Beautiful! Ayan, mas madali. Ayan. Dito naman tayo sa ating bedroom. Ayan. So, gagamitin natin ay ang dito. Ayan, sige. Ayan, yung mga galing sa ating tissue roll. Yes. Ayan. So, huwag natin siyang itapon, pati correct, yung mga shoebox. Okay. Kasi magagamit natin siyang pang-organize ng mga drawers. Yes. At, for example, tulad ng ginawa ko po dito. Okay. Labas ko lang. You know, arts and crafts, oh. So, ginawa ko, ni-wrap ko lang yung shoebox para mas presentable. Yes. Tapos, pwede natin siyang gawa ng mga lalagyanan ng cords. At alam nyo yan, ang dami yung cords sa bahay, di ba? If ever, you guys, kung ayaw nyo makita yung pagka-brown niya, de, gupitin nyo siya na mas maikli. Or kung medyo, ano kayo, may time kayo, pwede nyo rin siya i-wrap din. Uh-huh. Yung mga individual. Pero look, yung konsepto niya, nandun na napakaayos tingnan. Ayan. Wonderful! So, nilabelan ko rin siya para madaling hanapin. Ah, naka-usli yung label nga naman. Kasi sa dae din ng charger, iba-iba din yung gadget na kalabas na. Okay. Alright, we have other things here. Yeah. Tapos, pati yung mga socks, pwede natin siyang gamitin para dito. You know. Ayan. So, pagbukas mo ng drawer mong ganun, nakaayos siya, ang ganda tingnan. Oh, ayan. Yan. Beautiful. Tapos, dahil nag-rollyo na rin tayo, isa rin, isang tip para mas madaling ayusin yung gamit or mga damit or mas makasave ng space ay i-rollyo din. Ayan. Well, in fairness, ginawa ko rin yan ngayon bagong taon. Nag-rollyo din ako. Ganyan. At saka ang ganda ting na mabilis siya ma-identify. Alright, what else do you have? Tapos, ang pinaka-paborito kong gawin, gamit ang corkboard at ang pushpins, pwede natin siyang gamitin as jewelry holder. Okay. So, tulad nito, napaka-simple. Gumamit lang ako ng ribbon sa push pins. Ayan. So, sabit lang natin siya. At saka, ang dami mo pang elbow room for creativity. Kumbaga, kunwari, ito, plain lang siya na corkboard. Ikaw, bahala. Kaibay mo yung ribbon. Lagyan mo ng design. Diba? Tulad nito. Yung ba gusto mo? Sabi ni Joy, yung ba gusto mo? May design? Meron din ako niyan. Perfect! Lumang damit. Na ginupit. Para lang may design. So, pwede nating isabit ang earrings. At, ito pa.
Ito, yung mga chocolate. So, pwede natin ilagay ang ating mga It's perfect. Rings, yes. Perfect. Tsaka maliliit na earrings. Ayan. I love your ideas, Joy. Super ganda. Sobrang simple. It's available. Alam mo yun, nandun sa bahay lang natin. Ako, ang mahalaga dito, hindi na kailangan bumili pa ng mga gamit para makapag-organize kasi yung mga karaniwang nasa bahay lang natin, aba, pwede na natin magamit para maging mas maayos, mas maaliwalas at mag-ayos natin yung ating mga gamit. Thank you so much, Joy. Yes, you're welcome. Happy New Thank Year. Thank you. Happy New Year. Yan, linis-linis mga kapuso. Simulan natin ayusin ng maliliit na bagay para iwas stress sa ating buhay. Gumabalik po unang hirap, dyan lang kayo.